Hello everybody, what's up you guys? Hello angels. Welcome to my channel. It's me, Miles. For today's video ay pag-uusapan natin ang how to take care of our hands. Kung paano natin pangalagaan ang ating kamay. Like paulit-ulit kong sinasabi sa video, ang kamay ay dapat nating alagaan. Hindi lang ang face, hindi lang ang katawan. Dapat alagaan din natin ang ating feet and hands, especially the hands. Ang feet, pwede mo patakluban yan. Ang hands, lagi yung exposed, okay? Every time na magbabasa kayo ng kamay, yung tipong maghuhugas kayo ng plato o kaya maglalaba, always wear gloves. Importante yan. Kasi lalo na kung may mga detergent o kaya dishwashing, ang tapang-tapang niyan sa kamay. So lalo na dun sa mga allergic sa soap, meron ako kakilala allergic sa soap, nagkakaroon siya ng mga bitak-bitak sa mga daliri dyan. Sobrang dry at nagkakaroon siya ng anong tawag doon, eczema. Mahapdi daw yun. Tsaka kailangan natin alagaan ang ating kamay hanggat maaari, okay? Napanood ko si Dr. si Doc Lisa, asawa ni Dr. Willie Ong. Nagkaroon din siya ng topic about sa how to take care of your kamay. Yes, nasabi niya, kung dalawa o tatlong beses lang kayo mag-moisturize ng kamay, make it 6. Ang sa akin, lumalampas pa ng 6. Kasi nga, syempre, lagi tayong naghuhugas ng kamay, lalo na kung sa panahon ngayon, kailangan lagi tayong malinis, lagi tayong maghugas ng kamay, at after maghugas ng kamay, mag-lotion ng kamay. Sobrang lagi kong sinasabi yan, lotion is life, hindi lang sa body, kundi pati sa kamay. And then, may isa pa, mag-sunscreen kayo. Protektahan nyo rin ang kamay nyo. Kasi talagang dyan nakikita ang aging natin. Parang sa neck natin, dyan nakikita ang ating edad. Sa akin, naalagaan ko kahit papano. Pero medyo may ano na rin siya kasi 43 na ako. Yun naman, ang sabi ni Doc Lisa, sa 30 daw nakikita yung edad ng kamay. So sa akin, medyo nakikita ko na. Kaya lang, inaalagaan ko lang siya talaga ng lotion at saka nilalagyan ko siya ng sunscreen. Importante yun, guys. Lagi niyong alagaan ang kamay niyo, hindi lang sa mukha. At nakakita ako ng moisturizing hand wax. Ito siya. Lefuchsia 24K Gold Honey Moisturizing Hand wax. Hindi ko pa talaga siya nabubuksan. Meron pa siyang plastic. Sabay-sabay nating bubuksan itong Lefuchsia na to. Hindi ko alam kung tama yung aking pronunciation. Lefuchsia. Nakuha ko lang siya ng 245 pesos. Okay. Ang ingredients niya ay honey extract, syempre. Shelf life niya is 3 years. Wala siyang nakalagay sa kanyang description kung paano gamitin. And sa likod ay puro mga Chinese character. Lefuchsia honey hand wax moisturizing anti-drying moisturizing hand cream. Hand cream. Pero nakikita ko sa TikTok ano siya, parang peel off mask. Okay. Wala siya nakalagay kung how to use, basta magbabase na lang tayo dun sa pinanood ko sa TikTok na para siyang peel off mask. Okay, hindi siya hand cream. Mag-proceed na tayo sa ating demo kung paano ko siya gagamitin. Meron siyang mga gold. Ang slow lang nung run niya. Hindi siya masyadong runny. Okay, spread na natin. So, wala naman siya sinabi sa description kung ilang minutes siya. Wala siya nakalagay dun sa description sa Shopee. And wala rin namang sinabi sa TikTok kung ilang minutes. Mag-proceed na lang tayo sa video. Hello guys! Andito na tayo sa ating DIY area, dito sa lababo. Dito kasi ako nagdi-DIY. And eto, hawak ko na ang ating hand wax. At first time kong gagawin to, kaya bear with me guys. Walang nakalagay sa Shopee description, sinerch ko lang siya kung ilang minutes. So, gawin na natin. Ang sabi, huwag masyado makapal. Natin kung spread natin. Ay, nalagyan yung kuko. Dapat hindi naman kasama yung kuko eh. Yung nakita ko sa TikTok, kasama yung eto. Kasama yung eto.
Ayan na siya. So, ang gagawin ko, isang kamay na lang muna yung aking lalagyan para makagalaw naman yung kanan ko. Para hintayin natin ang 15 minutes. Okay, I'll be back later, guys. A few inches later. After 15 minutes, tingnan natin. Medyo malagkit pa siya eh. Hindi pa siya masyadong tuyo. Parang lahat ng peel-off mask ganun, hindi natutupad yung yung pagkatuyo. Eh, manipis lang ang pagkakalagay ko. Parang ang paga-paga nyo. Taray. Pero dito tuyo na. Dito lang basa. Ay, basa pa. Bigyan natin ng another, 5 to 10 minutes? Para lang ma-peel, di ba? Para ano pat inilagay mo yung peel-off mask. Inyo na lang ako after mga 5 to 10 minutes, okay? Is after 5 minutes. So, total is 20 minutes at tuyo na siya. Peel na siya. Wait lang, ha? Ayan, wait. Ayan, liwanag natin. Ayan. Nag-ano na siya, nagpipil na siya. Meron akong cheat ng konti para madaling matuyo. Nilagyan ko siya ng fan para madali lang matuyo kasi gabi na dito ng oras na. So, 12:25 na ng midnight. Kaya, dinali-dali ko siya. Manipis lang alagay nyo para madali siyang matuyo. Habang balahibo mo sa kamay, medyo may pagka sakit kang mararamdaman kasi maano yung balahibo mo. Dahan-dahan. Uy, oo nga, ang lambot. Tsaka alam nyo ba, habang nakababad siya, ang lamig niya sa kamay. Malamig siya. Uy, satisfying. First impression review ng Lefusia Hand Wax. Uy, ang lambot niya. Oh, naglilibag ka, girl. Lahat ng peel-off mask, maasim yung amoy pala, no? Pag ako gumagamit ng peel-off mask sa mukha, maasim din, eh. Pero mayroon ako nagamit na peel-off mask na hindi siya maasim. Siyempre, pagka mga ganito, guys, hindi nyo kakalimutan mag-moisturizer. Ooh, satisfying. Ooh. Siguro gagawin nyo to mga 3 times a week. Kasi ibang skin natin sa sa mukha. Wow. Malambot nga siya, guys. Malambot siya sa kamay. Ang masasabi ko dito ay okay naman siya. Malamig siya sa kamay habang nasa kamay. At siguro lagay niyo siya ng 20 minutes kasi sa akin ang ganong kanipis eh. 20 minutes. Ang sabi kasi, 15 minutes. Siyempre, yung mga natitira dyan sa kamay, hugasan niyo ng warm water. And then, siyempre, alam niyo na ang kasunod, mag-lotion kayo. Lotion is life. Sana nagustuhan niyo itong review natin dito sa Lefusia Gold Honey Moisturizing Hand Wax. Ilalagay ko na lang syempre yung detalye niya at yung shop niya. Check nyo yung description at doon na kayo idediretso. So, yun lang ang masasabi ko dito sa hand wax na to. Pasado siya sa akin. Ang lambot niya, guys. Hindi, walang biro. Ang lambot niya. If you found this video informative and helpful, please don't forget to give it a like. And sa mga bago who haven't subscribed to my channel yet, please subscribe now and ring the bell. See you on my next one. Bye, guys.